At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at eto na nga si Full Chapter 1130. Pero bago tayo magsimula, ay paki-follow naman guys at ang si Facebook page natin ayan. So para to, dun sa mga may trip sa inyo na manga series, eto si Hunter natin. So yung link nito nandiyan lang kay description saka kay comment section. So paki-check na lang. So yun lang naman at simulan na nga natin itong One Piece natin. At dito yan magsisimula sa side nila Frankie. Dahil dito ay sinasabihan na nga nila yung mga higante na tumigil na sila sa paghahanap kala Luffy. Kasi nga, nagawa na nila yung kanilang makakaya pero wala pa rin talaga, hindi nila matagpuan itong grupo nila Luffy. At maging eto si Jinbei ang ginawa niya, inutusan niya pati yung mga pating na hanapin sila Luffy pero ganun pa rin, walang nakita kahit yung mga pating. So kaya nga dito, ang sabi nga nila na ang pinaka best option na lang ay yung magtiwala sa grupo nila Luffy na pupunta sila dun sa may Elbaf. So kaya naman, nag-decide na itong grupo nila Frankie na tumigil na nga sa paghanap kay Luffy at tumuloy na dumiretso na doon sa Elbaf. At then ay pagkatapos nga nito ay talo na dito yan sa side nila Luffy dahil dito ay pagkabasag nga ni Luffy sa pader na nga ng diorama o ng mini world nito ni Road ay sa wakas. Nakatakas na nga sila dyan at tuluyang nakalabas dyan na sa mundo na ginawa nga ni Road. At dito nalaman nila na nasa loob pala sila nito ng napakalaking kastilyo at makikita nga na ito ang lakas ng yelo dyan, so parang blizzard pa sa labas ng kastilyo. At etong kastilyo na to ay napapaligiran yan ng mga bundok at saka nga ng mga puno, so parang forest ganyan, nasa kalagitnaan ng forest etong kastilyo na to. At etong kastilyo na to ay may kita rin na merong bridge yan na nakadugtong o nakakabit doon naman papunta sa isang malaking puno. At ayun, by the way, ay hindi pala ganito yung itsura ng bridge na tinutukoy dun sa manga. So yung bridge dun ay yung typical na bridge, yung kahoy lang tapos yung lubid ganyan. But anyways, ay eto nga, punta ngayon sila Luffy dyan sa bridge para tawirin na yan. Pero may kita na etong si Nami ay parang medyo nahihilo na siya. At then, suddenly, bigla silang may nakita na nagkocross na tumatawid na sa bridge na nga na yan. At labas na nga ngayon dyan etong si Goldberg sa hanga etong si George ngayon. So yung mga crew ni Haru din at pinag-uusapan nila rito etong si Road. So dito sabi nga nito ni Gerd ba o Gerd, hindi ko alam kung anong tamang pronunciation sa pangalan ng higanting babae na to guys, pasensya na. Pero ito sabi niya nga dyan na hindi niya maisip kung bakit nga tinanggap ni Haru din etong si Road. Eh mas malala pa nga raw yan, mas baliw pa yan kaysa kay Loki. Pero ito nga sabi ni Goldberg dyan na kasi malupit talaga na mag-navigate etong si Road. So magaling siyang navigator ibig sabihin. At so now etong dalawa ang higante, kaya sila pumunta dyan sa may kastilyo dahil etong si Piper, yung alagang owl ni Gerd, ay na-detect na etong alagang crow naman ni Road may bit na naman niya na barko. At dito nabanggit na na yung trespassing kasi bawal yan, mahigpit na pinagbabawal yan sa may Elbaf. At ang nangyayari ganito, eto kasing si Road ay may habit pala yan na kinikidnap niya, kinukuha niya yung mga barko na malapit sa kanila at sinasabi na mga trespassing yung mga yun. At eto yung ginagawang dahilan nito ni Road kaya ikinukulong niya yung mga kinikidnap niya. At eto nga yung mga nilalagay niya dyan sa kanyang mini world na ginawa. So grabe ang lala ng trip nito ni Road. Pero going back, ay sabi ngayon nito ni Gerd na kapag etong si Road talagang nahuli niya lang o nakita niya na may kinidnap na naman yan, talagang isusumbong niya dito yan kay Jarol Sama. But then ay habang nag-uusap nga etong dalawa ay narinig ni Nami na pinagbabawal pala yung trespassing dyan nga sa Elbaf. Kaya sinabihan niya sila Luffy na magtago lang, huwag silang magulo, huwag silang maingay ganyan kasi nga baka mahuli sila. At eto, tuloy ngayon sa paglakad papunta sa may pinto etong dalawa na to. At pagdating nila dun sa may pinto, kinatok na nila yan at hinahanap na nila si Road. At eto nga, habang nakatalikod ngayon dyan etong dalawang higante, ay dito na takbo etong grupo nila Luffy at tinatawid na nga nila ngayon dyan etong bridge na to. Pero nung mapunta na nga sila sa may kalagitnaan ng bridge, ay dito na napatigil, napahinto etong si Luffy. At nasabi niya nga dyan na meron siyang nararamdaman na parang malakas nga na presensya. At sinabi niya nga yan na pati nga kahit nandun sila sa loob ng kastilyo, nararamdaman niya na yung malakas na presensya na nga na yun. At sabi niya nga rito, may naririnig siya na sigaw ganyan. At eto, si Luffy tuloy, si Sanji, sa si Zoro, naramdaman din nila yung sinasabi nga nito ni Luffy na malakas na presensya. At eto, dagdag pa nga ni Luffy
Luffy, naramdam ng buong katawan niya yung lakas ng tao na yon. Kaya gusto niyang malaman kung kayo ba galing ng lakas na yan, sino ba yon. At eto nga ngayon, sabi ni Sanji, okay sige, siya magpapaiwan dito, si Luffy na lang umalis. Dahil siya, pipigilan niya itong si Zoro na sumama kay Luffy. Kasi nga, di rin pwedeng gumala itong si Zoro dyan sa forest kasi sigurado maliligaw eh itong si Zoro dyan pag umalis. But then, ay pagkatapos nga dito sa side nila Luffy, ay talo naman dito yan sa mga ibon na nga na to. Dahil nagsimula na nga silang ipakalat yung mga balita, itong mga dyaryo. At now, ang nilalaman ng balita ay patungkol na dito sa mga higanti nga natin. Pero eto nga, sabi ni Brogy na hindi niya mahabasa, hindi niya makita yung sa balita kasi nga masyadong maliliit yung letter, sabi niyang ganyan. So kaya naman, eto si Robin nagpresenta na, sabi niya nga siya na lang yung babasa. At nakalagay nga dito sa balita na pagkatapos nga ng isang daang taon na pagkakatulog ng mga higante ay ngayon ay sumugod nga sila dyan sa may Egghead at sinira, dinestroy nila yung Egghead na yan at kasama pa nila ang Yonko na si Straw Hat Luffy. At ang dagdag pa nga sa balita na etong si Luffy, siya yung pumatay kay Dr. Vegapunk. At dito na nga sinabi yung bagong bounty ng dalawa na nga na to ni Dorit sa ni Brogy na nagkakahalaga na 1.8 billion berries. So grabe, billion yung berries na itong dalawa na nga na to. So laki. At eto nga, medyo sumasagot itong dalawa, sabi nga nila dyan na bakit ganun, bakit sila gumagawa ng kasinungalingan. So yun nga yung sa patungkol na sila yung sumira dun sa Egghead, tapos si Luffy siya yung pumatay kay Dr. Vegapunk. Pero eto nga, habang medyo nagrereklamo dyan itong dalawa, ay etong si Robby napatigil siya sa pagbabasa ng dyaryo dahil napansin niya etong ang ex sa may braso nga ni Luffy. So kaya ang tanong niya kay Franky, talaga bang may ex sa braso si Luffy habang nakanika form siya? Kasi weird nga raw, kasi nga gumagalaw yung braso ni Luffy pero ang linaw nung ex dun sa braso niya. So sabi ni Robin dito, parang unnatural, parang di nga siya normal. At eto nga, kung matatandaan ninyo, ay diba dito natin nakita yan yung ex sa mga braso nito nila Zoro, nila Luffy, nung sa time nakasama pa nga nila si Vivi. So parang si Vivi yata yung may idea nito na lagyan ng ex yung braso ni Luffy dyan sa may balita. Pero yun nga, wag muna tayo mag-dive in dito at tuloy nga muna tayo. At eto nga, sa kabilang banda naman ay natutuwa rin naman dito itong si Dorit sa si Brogy, kasi sabi nga nila na akalain mo nga naman no, na etong si Luffy ngayon ay kapantay niya na, katulad niya na etong si Shanks ngayon, sa parehas na sila na emperor. At isa pa, si Haru din yung bata nila ay underling na rin neto ni Luffy. Pero ayan, habang nagkakasiyahan sila rito, ay sinabi na nga rin ni Kashi na ang may gusto talagang pumake up kala Luffy at mag-escort sa kanila papunta dun sa Elbaf ay etong grupo talaga nila Haru din. Kaso nga lang, nagkaroon ng problema dyan sa may Elbaf, kaya silang mga senior ngayon yung kumuha kala Luffy. At etong problema dito sa Elbaf, nangyari yan nung wala etong si Brogy at saka nga etong si Dory. So anong nangyari dito ay nung wala etong dalawa, ay pinanganak nga raw etong prinsipe ng Elbaf na nagngangalang Loki. At sinasabi na cursed prince etong si Loki. At di naglaon ay pinatay nga ni Loki yung kanyang tatay para kunin yung devil fruit na pinagpapasa-pasa na generations through generations sa kanilang mga lahi. So grabe, kaya tinatawag na evil prince eh. Etong si Loki, cursed prince nga siya. But then, ay dito na nga raw kinain ngayon ni Loki yung devil fruit na kinuha niya sa tatay niya. Pero, nagawa naman daw ng mga higante nga na i-restrain o ikulong etong si Loki. Pero yun nga lang, malapit na nga rin daw na makalaya ulit dyan etong si Loki. Kaya kinakailangan nila ngayon yung buong pwersa, yung buong lakas ng warriors ng Elbaf. So kaya nga dito nagulat etong si Franky, sabi nga niya dyan, grabe naman, sobrang lakas naman ng Loki na yon para kailanganin yung buong pwersa ng mga higante. At then ay pagkatapos nga nito, ay talo na nga dito yan kay Luffy dahil natagpuan niya na nga etong higante na to na naka-chain. At ayan ang kakapal ng mga chain na ginamit sa kanya dyan. At dito pinakita na nga rin etong totoong itsura nga ng Elbaf, pati na rin ng Yggdrasil tree. So may Yggdrasil tree talaga dyan sa Elbaf. At katulad nga dito sa litrato, meron din siya yung parang middle nga dyan na layer. At then, ay going back dito kala Luffy, ay bigla siyang tinanong higante. At sabi nga dito nung higante, sino siya? Sasagot si Luffy, sabi niya nga dyan na siya si Monkey D. Luffy, ang magiging hari ng mga pirata. So ito sabi nung higante,
hari. At ayan, tanong ni Luffy, nasang lugar sila, anong lugar to? So sagot, itong higante, sabi niya nga dyan na ito ang lupain ng warrior ng Elbaf at ang pinakamalakas na bansa. At then, ay dito na nga niya pinakilala itong kanyang sarili at sinabi na siya si Loki, ang Sun God at ang tatapos sa bansang to. At din ay pagkatapos niyan, is yan guys, so hanggang dito lang itong si full chapter natin, 1130. At so ayan eh, grabe, ang layo ng silhouette dun sa itsura nga ni Loki ngayon. So dun sa itsura na sa silhouette ni Oda, para medyo bonjing-bonjing lang yung Loki. Pero dito sa tunay na itsura niya, ay hindi, medyo maangas pala yung totoong itsura niya ni Loki. Pero yun nga guys, ay ulit, ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. Ayan. At ulit guys, ay huwag nyo nga po sanang kalimutan na i-follow itong si Facebook page natin. So yung link nito nandiyan lang kay comment section saka kay description. So yun lang naman, at ulit, ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So lagi mag-ingat, God bless nila lahat, at kita-kits tayo ulit.